na nag, that is brought to you by Smart. Ayan, ladies and gentlemen, Blacklist International, starting out with the Jawhead, ayaw nila nung makulit your team na panggulo sa kanilang mapayapang buhay sa jungle. Oh, pinrayo ng Blacklist International ang Ling ulit, katulad ng game number one. This time, blue side nga lang ang Blacklist International. Hindi rin, pwede rin natin expect pala, I'm sorry, pwede natin expect na parehas yung priority nila. It's either Benedetta or Granger. If both are available. Your team is banning. Mm-hmm. But this time, ang execration, baka i-open nila yung Eve, tas sila yung kukuha. Pwedeng nilang ibigay yung Benedetta or yung Granger basta yung Eve ay bukas. Kasi parang yun yung nagiging sagot ng execration sa sustain meta ng Blacklist International. Mm-hmm. Execration, they ban out probably yung Popol and Koopa. Digi is something na ayaw mo talagang pakawalan as of the moment. Kasi nga pwedeng gawin ng Blacklist. At usually, pagka Blacklist pa gumamit yan, hindi mo nga alam kung feeding Digi strat ba yan or talagang Digi strat. Digi ano lang talaga eh. Normal na Digi na nakikisama sa buhay eh. Wow. Same, ano? Same ban. Same ban. Same bans for Blacklist yun International. Yung nakita ko sa Blacklist International, kapag nag-work siya ng game 1, bakit natin kailangan baguhin? That's what normally what happens with Blacklist International. Halos parehas yung ginagawa nila ng game 2 kapag nanalo sila ng game 1. Mm-hmm. Now, execration, they can ban out someone, Mathilda probably. Ayun, oh, Mathilda. Mathilda is going to be their ban. Execration, ayaw nila ibigay yun kay Esson or kay Venus. Never. So, kung open siya ng first pick of execration, kukunin nila yung Mathilda. Hindi nila ibaban, pero i-deny pick nila. Ngayon, Blacklist International, I'm thinking either Benedetta or Granger ang kanilang ipina-prioritize. Isa lang sila, sila lang yata yung team na literally from the first pick ng Granger. Ganun sila ka-confident dun sa kanilang Granger playstyle. Mm-hmm. The strongest heroes out there for sure. At and they go for Granger. Alam nila na tinanggalan nila ng dalawang jungler yung side ng execution, which means pagka nakuha nila tong Granger, sila ang mapipilitan mag-YSS and yung tempo na ginagawa nila, yes, it's perfect pa rin naman for the YSS, pero mas mabilis na makakaikot yung execution. Eve ang kukunin ng exe dito. Makadalang sagot. But Benedetta, perhaps, yun. Eve Benedetta, it's something na nakasulat na talaga sa mga stars and tatandaan mo, isang astrologer si Kuya Wolf. Yeah. Nakalista na. Nakalista na sa libro. Nakalista na sa libro yan ng 8G. But so, still, Blacklist International. Lunox. Lunox could be a thing. Estes, pwede nila kunin? Mm-hmm. If they wanted to, right now. Rafaela is something din na pwede nila paganahin. Alam That's naman right. natin na yung proficiency ni Esson na magpalit-palit to a tank, to a support role. Mm-hmm. Yun yung, pakaramdam ko, yun yung pinaka nagiging edge ni Esson sa ibang yeah. tanks eh. I agree. But this time, baka yung kunin nila is either Baksha or Baksha or Paquito para kay Edward. Uh-huh. Then I'm leaning towards more on the Lunox para or Chang'e, of course. Ayun, nandun pa rin naman ang Lunox. But yeah, Chang'e makes a lot of sense kasi gusto mag-group up at mag-push ng execration. And sabi nga natin sa Blacklist International, don't change what's not broken. Mm-hmm. So, ito yung mga heroes sila ng game number one, it might work again. And ito pa rin yung ano eh, ito pa rin yung Oh My Venus wise tandem na pwede talagang makakuha ng kills from afar. Meteor Shower, Death Sonata, Rhapsody, nandiyan na lahat yan. Yeah. Meanwhile, for Blacklist International, ang open lang para sa akin dito, it's going to be that Lunox. Hindi pa natin alam kung saan kasi ilalagay itong dalawang mage na to. Nakikita natin itong dalawang mage na to, usually nilalagay din sa mga side lanes. So this is still a, sabihin na natin, open or flexible draft para sa side ng Blacklist. Drawing naman ang gagawin ng execration. Ito yung Farsa, yung geometry tandem na Farsa Eve combo. Tapos merong nilapag sa lupa na ultimate ng Alecto final blow. Execration, tinatanggalan na nila ng mga potential partners ang Bruno. So yung usual na Bruno Rafa or Bruno Estes might your be banned out. Ang Blacklist, sila magba ng Atlas. And I think yung execration absolutely needs to ban the Estes. No matter what happens, alam na, nakukunin yan. Unless sila'y kukuha, but that's very unlikely. Kasi imagine mo, Eve, Farsa, Estes. Medyo overkill na yan in terms of damage output. Kumbaga,
yung buong team nyo maging glass cannon na yun. Tutunawin lang sila ni Chang'e pati ni Rinia. So kailangan nila magkaroon ng balance dito sa kanilang lineup na kailangan din nila ng extra tankiness para naman maprotektahan si Paksa at saka si Eve. Kasi kung isipin nyo, pareho sila nakatayo kapag nag-ulti. Pareho silang stationary. Uh-oh. So ibig sabihin, kapag madali mabreak yung frontline nyo at makapasok sa backline, sila ang magsasuffer na dalawa. That's right. Kaya din naman, I think it's just your natural to ban this out. Yun na nga. So, Blacklist. Are they looking to ban the Akai as well? Bilis na ko nilang ban. It could be the ban. It could be the ban, pero Pakito ang pinili. Okay. Ayaw nila makuha yung Pakito. It's a good zone out hero na pwede kanya i-isolate sa isang lugar. And at the same time, siya yung pwede pumrotekta kay Farsa kay Eve. Execration, yung back siya looking good. Lalong-lalo na pwede siyang gamitin ni Renzio. Or Kufra, as we heard, para din kay Chakdu. Mm-hmm. And dito nagiging komportable si Chakdu ng mga heroes. Mm-hmm. May sabihin na natin, marunong din siya magbato ng support. Pero ito na nga yung sinasabi mo kanina, dito na pumapasok yung fact nung game number 1 na specialist si Chakdu. Na kapag ka pinagamit mo siya ng mga ganitong heroes, kapag kahit na nerf pa yan, kapag siya yung gumamit, there's a thing na may pulso talaga siya. Yeah. May pulso talaga siya sa mga ganitong hero. Si Lapu-Lapu. What about an Akai para kay Eson? Available ang Akai at pati na rin ang Cho. What if makakita tayo ng weirdong pick coming up from Eson? Hindi naman weirdo Franco, pero potential siya. So, safe route siya. Safe route. As we mentioned kanina, Akai kasi Lancelot. Akai kasi para nakikita ko, Wul. Sa totoo lang. Parang kapag ka nasabi mong Akai, kapag ka usually na force out sa Hurricane Dance, hindi rin siya nagiging safe. But at the same time, pagka-back siya naman, nakakamdaman mo yung safety and yung mobility niya sa mapa. Yung presence niya kamdam. Yeah. Nakita din natin si Eson nung kinalaban ng Blacklist International ang Brenny Sports. Kumuha rin din sila ng isang back siya. Tapos nung may Eve din noon yung side ng Brenny Sports at yung isang actually meron din Chango if I'm not mistaken, but the thing is kapag meron Eve, it was Brenny Sports pala na nag-back siya noon. Pag may Eve na nag-ultimate, pupuntahan lang nila sa likuran tapos gagamitin lang niya ng mga shields, spam lang din niya. Tapos yung isang Chango kapag nag-ulti rin yung Eve, mag-ulti rin siya. So parang palitan lang and you'll understand why the Baksha was picked up here coming out from Blacklist International. Mm-hmm. It's a much safer route for the side of Blacklist International. Execration. Ako, pakiramdam ko yung Execration nag-all-in dito eh. Oo. Kumuha sila ng Lancelot. Walang hesitation ah. Halos pinick up nung parang mga 3 seconds lang nila pinag-isipan. Tapos nilock agad nila. Parang alam mo yung pakiramdam na nag-usap sila. Oo. Na kailan ang gusto mo? Lance. Ayan na, game na. So what are the benefits of having the Lancelot here coming out from the side of Execration? Ang kanyang potential na makakatapat, puro burst, mga glass cannon. So Lunox, Chango, pati na rin itong Granger. Tapos pwede napakadali niyang i-eliminate. Ang pinaka-problema lang niya sa lockdown ay yung Lapu-Lapu. Kaso yung animation kasi ng mga stunts and controls ng Lapu-Lapu, malalaman mo eh. So in theory, kaya mong iwasan bilang isang Lancelot. Mm-hmm. Ang siguro tricky nga lang is ang Blacklist International. Pag naglalaro sila ng gantong squishy heroes, hindi talaga malambot. Nag-a-itemize sila na makunat. Grabe yung flicker out ni Renjo. Nasalba siya nun, hindi siya tinamaan ng mga Justice Blades at makakatakas lang siya. And that could have been a possible first blood for the Lapu-Lapu. For Edward, napakalaking bagay noon na na-force out niya din si Renjo na umuwi. Ibig sabihin, may lamang siya na kahit isang minion lang. Kaso kasi ang problema sa Benedetta, ang bilis bumalik eh, no? Sword intent. Pero ngayon, level 3 na si Edward and Renjo's also level 3. So parang wala lang din nangyari. And in theory, si Renjo magiging masaya pa kasi nag-flicker si Edward, so... Yeah. Something na konti advantage, mini advantages ang laging tinitingnan natin kapag laning stage. Actually, hindi pala siya nag-flicker out kanina, sword intent, pero hindi lumalabas sa mapa ngayon si Benedetta kapag nag-sword intent. Parang nawawala-wala siya agad dito. But Eson, with the revitalize, hindi pa rin kakayanin masyadong malakas yung orange buff sa isang Lancelot.
Yeah, level 2 lang din si Baksha. We do take note na ang kahinaan ni Baksha ay yung mga big chunks of damage. Like Lancelot, for example. And kapag ka kasi yung passive niya, kapag ka tinamaan ka ng isang source for multiple times, bumababa na bumababa yung damage output. So as long as natatanggalan mo siya ng isang malaking chunk ng HP, that only means na yung tanking ability niya bumababa din. Yeah. Regeneration, ang laging problem ng mga sustained type of heroes ay yung mga mabigla, ano, mga nuke type of damage. Tingnan mo yung pwesto ng Execration. Apakad na, Chakno, hindi nagpapakita para alam niya na pwede niyang kontrain. Ayun na nga, nablock niya si Edward. Block by Chak. And that is going to be the bouncing ball at isang kill na naman for Kiel VJ Oheb on the bottom lane, having the time of his life. At mapipilitan siya tumakas dito kasi nga si Kelra ay nagbato na ng Feathered Airstrike. At dito nagsisimula ang kalbaryo ng Blacklist International dahil nga nakuha ni Kiel ang kanyang Turtle Buff. Mas magiging aggressive sila kapag pumapasok ng gubat ng side ng Blacklist International. Ninakawan pa ng Purple Buff on si Wise. It's gonna be important para sa Blacklist International na mag-snowball. Kaso ang Execration, literal na anti-snowball. Ibig sabihin natin doon, yung kanilang wave clear, imagine this Eve and Farsa, tapos yung Farsa ay core pa. Pag sinasabi pala natin yung core, na may nakikita akong mga comments, pag na ma-mention natin yung core, iniisip agad nila yung mid lane na jungler. Mm-hmm. No, core meaning to say is, hindi naman, basta hindi support. Basta hindi support. Technically, yes. Ikaw ay core. And kung papasin ninyo kasi pag sinabi namin core, there are times na parang sinasabi nyo, jungle nga lang. Oh. Pero kasi, technically, anything na nakumukuha ng lane, core. Na may priority, that's a core. Yeah. And iba pa yung meaning ng jungler. Parang category ng core ang jungler. Exactly. Yung core nasa ilalim. Yung core yung nasa taas, yung jungler nasa ilalim. Mm-hmm. Kumbaga, category ang core. Kasi, kaya naman sinasabihin, kasi minsan may support na Farsa, yun yung mga mid lane na Farsa, or side lane, or gold lane, for example, in this time na Farsa. E di syempre, pag nag-gold lane ang Farsa, core na yun. Mm-hmm. And that only means na ngayon, pwede mo tawagin tong core Farsa sa side lane. And look at this! Order Brilliance papasok, inikot-ikutan, eto Max gumamit ng ultimate, at sabi ni Eo! Chakno! Pero siya ay magkakaroon dito ng punish! And Wise, pinasok ni Kiel VJ, Wise with a sliver of HP! And look at that punish, ladies and gentlemen! I definitely wanna see kung anong pinili dito ni Wise the first item niya because I was shocked kung gano'n siya kakunat. Do take note, yung Blacklist International, the moment na nakita nila si Kiel VJ, nag-group up sila. Alam nila kasi na kapag yung dash ng isang Lancelot ay hindi nasulit, hindi magiging undi-dash. Mm-hmm. And Edward pumasok, flicker in with the ultimate. Grabe yung damage output. Eve, tumumba! Chakno, lumatakbo pa pero hindi niya kakayanin. Masyadong mataas ang damage output ng side ng Blacklist International. And dito sumasagot ang Blacklist. Ngayong nakuha nila yung turtle buff, mas magiging aggressive sila as long as meron silang mga ultimates. And Chakno, ang ganda ng initiation niya, di ba, dun sa may bottom lane? Siguro, hindi niya ganun kabisado na yung mas mataas na damage output na ng Tore in the recent patches. Kung previous patch, pwede ba natin sabihin na pwede talagang i-dive sa early stages ng ating laban? But with so much damage output na ngayon sa may Tore, natunaw din si Chakno kahit sobrang ganda ng set niya. And at the same time, Wolf, tatandaan mo, medyo malayo din yung mga members ng side ng Execration. So hindi talaga sila makapag-follow up. And eto, Max, that is going to be a 3-man rotation on Edward. And nakikita mo kung paano nila pinaprioritize si Edward na i-shutdown. Edward with a better positioning tsaka yung kontra niya dun sa turtle fight, pati na rin sa bottom lane fight. You know, nagbigay ng magandang swing in favor of Blacklist International. So, kung na makita din talaga kung ano yung item choice ni Wise sa kahit kung ano yung binibuild up niya. Kasi, I'm really wondering kung paano niya na-survive yung initial onset ng Execration. And that is going to be a belt and the leather armor brute force breastplate first item. Yun yung hinahabol niya. Pero si Edward, pumasok na naman. Nahuli si Edward ng stun and that is going to be Kelra taking him down. Feathered Airstrike, may mahuhuli na isa pero sasagot ang Blacklist with another kill for their side. That is going to be Chakno going down again. Okay.
We were talking about yung burst potential ng Execration at nakita natin yun na kung paano nila na-eliminate doon si Edward. Yun nga lang ay dahil nag-focus sila sa pag-kill kay Edward, nakakuha naman ng libreng ultimate si Wise. In fact, sinasewan niya yung zone ng real-world manipulation. But nevertheless, Execration, mas maganda pa rin yung trade na nakuha as they were able to take Edward. Mm-hmm. Ito mo yung burst. And then, shot. Ito yung nagiging bane of the existence ng isang lapu-lapu, if any airstrike. Pero kailangan hindi malaman for the side of Execration na up, mag-up na yung ibang mga buffs dito, and meaning Blacklist International knowing na wala siya Feathered Airstrike, that could be an opening na hinahanap nila para makapag-invade. Ngayon mo yung Execration, nung nag-pop sila ng kanilang ma-ultimates kay Edward, sabi ng Blacklist, oy, wala na sila para sa Turtle, kaya nakanakaw ng Turtle ang Blacklist. Mm-hmm. And that is going to be another kill going to the side of Eson, and ang hindi na-address ng Blacklist as of now is yung range capabilities ng Eve at ng Farsa. Napakasakit talaga pag nag-layer, and Exe knows. Pinagdaanan nila ito sa kamay ng Omega, and ngayon ina-apply nila sa sarili nilang strategy, and it's working. Nga lang ay lamang ng gold the Blacklist International as Wise. Dalawa yung nag-attempt dun sa Crab Coin, pero siya yung nakakuha. Chak, nung kumakasa. At andito na naman, tumatalo na naman. Execration. Edward, pumasok ng ultimate at eto na ang habol. Galing kay Tito Eson. Uncle Eson. Eson Esports. Hindi nila kakayanin habulin si Renjo dahil madami ang sword intent na ilalabas. In fairness for Execration, na close nila yung gap. Hindi na ganun kalaki yung lamang ng Blacklist International. 2K. Or less than 2K at this moment. It's okay. Para naman kay Wise, 5.5K na siya. At ikukumpara natin yan kay KelvyJ na 5.2. So, konting lamang dun sa jungler. Ohoy! Grabe naman dito si Chakno! And look at that play flicker going for Chango. Alam niyang hindi magiging magandang target si Eson. And Renjo on the backlines. Eto, Max. Inikutan sila. Inikutan sila ni Oheben. That is going to be another 1-for-1 trade. Yung mga laban natin dito, Wolf, for 1-for-1. But even better was there for Blacklist International. Dahil na ako sila ng Torre, sabay na ako pa ng purple buff. Nakita mo yung ginawa ni Ohem, mala Ruby DD na play. Ruby DD na play. Yeah. Natatanda ko pa yan eh. Nandun tayo eh. Nandun tayo eh. Kumbaga. But Blacklist International, paano ba sila nanalo doon sa skirmish na yon? Noong nag-ultimate na ang Execration, sabi ni Edward, sige, ako yung role player talaga dito. Katulad nga nung cast namin ni Leo doon sa Blacklist International. Pag kailangan mo ng tubero, tawagin mo si Edward. Ganun yan, may ads na yan eh. Kung ano yung role player. Role play. Kung anong role, trabaho ang gusto mo kay Edward, gagawin niya. So what he did was to cancel the ultimate mula doon na kay Eto Max or kay Farsa. Hindi niya talaga na-cancel or anything. Pero ginawa niyang mailang yung Execration with his flicker doon sa may backlines. Mm-hmm. Tapos naligtas niya si Oh My Venus in the process. At yung round 2 na nangyari para sa side ng Blacklist International ay lumamang na sila. Tapos pinauwi ni Ohe with the Ruby DD play, mga members sa Execration. And si Oh My Venus, hindi papaawat na huli siya ni Chakno. And si Mamshus ay tutumba. Eson, tumatakbo, umikot siya, pero binunggu siya ni Renjo. And kailan ka pa nakakita ng taong bumunggu sa gulong? Yun yung ginawa dito, literal ni Eson. But right now, look at that. Wow! Execration, binabaliktad nila to with their ultimates. And Blacklist International, nawawala sila sa focus. But you have to take note, the Execration really riding dun sa momentum ni Chakno. On fire si Chakno, tamang-tama yun na natatalunan. And kanina sinasabi natin na dapat synchronize ng Execration. This time, pa isa-isa, pero yung pagkaka-layer nila, it's like a cake na sobrang sarap. Oho, and eto, Feathered Airstrike, kanino mapupunta? Blacklist International, trying to go in, at mapupunta pa rin sa Execration. Renjo, with a sliver of HP, Wise, makukuha niya yung kill, pero, oh my God, buhay pa rin, buhay pa rin, Wise talaga, oh my goodness, that fight, Wise, napunta sa Execration yung Lord, but the fight really did favor Blacklist International. And I'm sure replay worthy yung mga sidestep ni Wise. Sabay pang papakunat with the brute first breastplate. Alam natin, mabilis na rin maglakad. Kaya niya na sidestep yung mas napakaraming skills. And the Execration thought that they can kill him. And why don't we watch this replay? Brought to you by Oppo 894. And Execration, nasa kanila na din talaga. Edward, nautakan din siya ng Execration.
tamang-tama yung pwesto ni Kelra. Hindi siya naabot ni Edward kahit dun sa dash with the ultimate. Pero si Wise, tignan natin yung positioning. Sobrang min-max. And yung ultimate, ginamit din niya yung dash ng ultimate para makaligtas kay Renjo. Tapos nakakuha ng konting lifesteal. And then ang bilis niya na maglakad. Probably because of the Hunter Strike passive. At pati din na sa Brute Force Breastplate. Grabe yung pinakita hindi nila doon. Hindi siya namatay, man. Sobrang lupit. The Filipino Allen Iverson! Grabe. Speechless kami ngayon. Ano, Hunter Strike and Brute Force Breastplate tapos may Athena Shield. Yun yung sumalba sa kanya and at the same time, yung positioning niya, picture perfect, realizing kung ano nga ba yung mga threat na pwede niya i-take down doon, ginamit niya yung Killing Spree to the full potential nung hero. Ooh. And nag-heal niya yung sarili niya to the point na dumating na si Tito at si Tita in the zone. In the zone. Wise! Ano yun? Grabe sumayon. Parang Allen ay... The Filipino Allen Iverson, eto na. Guys, ang daming mga magaling mag-crossover ngayon, pero si Wise. Alam mo yung mga bata na nag-crossover sa'yo sa labas na walang bola? Si Danery James Yap. Si Danery James Yap. Pero eto pa rin ang problema ng Blacklist International. Yes, nanalo kayo dun sa fight na yun, but still, if you cannot take down etong si Etomax at si Kelra nang sabay, almost always certain, meron may magde-defend ng base at makapag-clear ng minion wave. Ganon yung playstyle ng side ng execution eh. Well, then again, you still have to really be scared of the Chakno presence mula doon sa Blacklist International. Kasi nananalo ng clashes ang Blacklist International. Pero at the same time, execution, isang magandang set mula kay Chak Mamba. Kakayanin din talaga sila. And Wise going in, wow! Napaka-aggressive na play. Oh my Venus, meet your shower para lang kahit papano ay ma-force back ang side ng execution. Tigil talaga ngayon si Ma'am Shoes. Di mo pwedeng inisin ngayon. Di mo pwedeng inisin. Yari ka talaga. Yari ka kay Ma'am Shoes. And still, Edward and the others, nahawakan na naman nila tong river. And tatandaan mo, para saan kasi ang MLBB ngayon, parang may pag-capture the flag yung dating eh. Mm-hmm. Na kailangan yung river, ma-hold nyo yan. Yeah. Awal magpas, kailangan make sure nyo na yung pag-minion sa kalaban ay potentially lalagpas dun sa side ninyo ng river, dun sa gitna, yung hypotenuse na yan na river. Hindi ka pwedeng malulugi ka. So, as much as possible, tulak mo yung waves. Tulak mo yung waves, papunta dun sa side ng kalaban, and this is the damage output. Wow! Sakit! And kamuntikan, that could have been a death brush para sa side ng execution kung may lumapit man doon. Pero si Wise, sabi niya, tanggalan na lang natin ng orange buff si KelVJ. Kung may damage output siya ngayon, bawasan natin kahit onte. Wonder what this means. Si KelVJ naka-Lancelot. Alam naman natin, hindi ganun ka-impactful sa late-late stages ng game ang isang Lancelot. Unless, of course, maging unlidash na nga for the Lancelot. But Blacklist International prepared sa playstyle na lalapan sa isang Lancelot. And Wise and his team, Blacklist International, nasa area sila ng Lord, execration, pwede sila mag-retake, andali mag-retake for them kasi nga merong real-world manipulation and at the same time, feathered airstrike. Pero yung buhay ng Lord dito, ang bilis bumaba, na-reset siya, Renjo tumatakbo, kalahati ang buhay, and this is going to be Renjo, the next target, one more hit, good, do the trick, and Aso, nagkamali ng Tokyo Drift. Uy, Chappy naman! Grabe naman yun! Chappy with the play and play after plays! Oh my goodness, these two teams are going all out! Execration! Wow! Chak Mamba! Chak Mamba mentality. Maghihintay lang talaga ng timing. Binate nila yung Blacklist sa paghahabol kay Renjo. Si Renjo duguan na eh. Kumbaga, sugat na siya eh. Ito si Wise. Si Wise, but Wise na doon sa gilid. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Hindi siya papasok, pero susubukan niya kumuha ng exit kill. Chakno, nakita niya. Sabi niya, tatanunin ko yan. Stretching, wow! Tumalon doon sa kabila. And Wise, as much as he wants to play that correctly, makikita natin sa instant replay nito brought to you by Oppo A94 na reset yung Lord. Renjo, magiging dugan. At sabi ng Blacklist International, try nating patayin ito si Renjo. Saktong-sakto lang din yung timing. Sobrang isang hit na lang, literal na isang one hit na lang, sabi nga ni Manjin, but now they're baited. Nag-group up sila doon, Chakno with that play, beautiful ultimate with the flicker. At syempre, dahil merong drawing ang execution gamit ang real world manipulation and the feather, their strike, ilista mo na kapag may nahuli sila. And
parang ang nangyayari, may ring, di ba? Na sineset up sa real world manipulation. Ang ginagawa ni Chuck no, sinasarado niya yung pinto. O, dito lang kayo, guys, ha? Dito lang. Guys, sama-sama tayo dito. Bootcamp na natin to. Dito na. Pero, kidding aside, Blacklist International, alam mo, kaya na nila sana kunin yung Lord doon, but at the same time, dahil nga doon sa mga plays na ginagawa ni Chuck no, naaangat na naaangat yung execution eh. Yeah. Eventually, aside ng Blacklist International, lamang din sila ng gold. Pero kasi yung flow ng minions, ay lalamang sa execution dahil may Lord buff pa. It doesn't mean na tapos na yung laban. I think yung Blacklist International, madali sa kanila magdepensa. Do take note, this is Granger, Lunox, Chang'e. Kayang-kayang i-defend. And Chuck, no, paano siya pipigilan ng Blacklist? Siya talaga yung literal na tyrant ngayon. Mm-hmm. Na pumipigil sa Blacklist, pumasok dun sa base ng laban. And do remember, guys, isang magandang play lang, isang 5-man huli o 4-man huli para dito kay Chuck, no, could lead to a feathered airstrike and real-world manipulation burst down doon sa dalawang members ng excretion. So, completely agree. Ang dami pang ways. Kahit sabihin natin na yes, Kel VJ, yung damage output niya ganun, medyo limited na. Pero kasi nagko-compensate si Eto Max at saka si Kel Roy. Dito na maglalabas yung mga role players eh. Kumbaga, hindi ko siya yung about dun sa roles mo lang, pero kung ano ba yung trabaho mo dun sa laro. So, kunwari, yung kay Edward, ang kanyang way, ang kanyang trabaho, naka-assign sa kanya na task, ay guluhin yung Farsa at yung Eve kapag nag-ultimate siya yung para magiging frontliner. At the same time, siya yung control dun sa may backlines. Mm-hmm. Para naman dun sa execution damage yung kailangan dito ni Kelra. Kailangan niya yung main positioning. Tapos si Renjo naman, kailangan siya yung nag-a-advance ng mga minions. So yun yung trabaho niya bilang isang Benedetta in this particular game. Mm-hmm. Everybody's working kung ano yung set roles para sa kanila. And kailangan nila mahanap yon. Edward, timely! Ang kanyang pagtalon, pero it won't really matter kahit gamitin niya pa yung ultimate niya. Look at this burst down. Renjo, lumalapit na siya. Gusto niya na gamitan to na Electro Final Blow. At Wise and the others, ang gagawin nila is mag-stick muna sila sa pag-clear ng waves. Hindi sila masyadong magpipilit dito dahil nasa execution ang numbers advantage. Oh, alam din nila na walang meteor shower pa. Well, it is available now, but hindi na nga gagamitin ng Blacklist International. Gusto ko yung ginawa ni Chuck, no? Inrondahan niya agad si Edward. Alam na natin na yung mga skillset kasi ng isang Lapu-Lapu ay innately may dash. May dash. So, ibig sabihin yung bouncing ball ay sobrang effective. Chuck ulit. And kontroladong-kontrolado. At nakahuli na naman ang dalawa. Oheb goes down. Eson! Makakatakas, pero siya yung tank. And kinukulang sila ng damage output. Onto the side of Blacklist International, execration, 9 seconds away, ang next Lord, and that is going to be another Luminous Lord. Yeah. And kulang ang members ng Blacklist International, open to para sa kanila, Wolf. Hindi man lang makareact sa sobrang bilis na mga pangyayari. As yung ultimate coming out from Chakno is amazing. And do take note, si Oheb, naka-flicker siya, pati na rin si Omay Venus. Actually, all of them, walang Purify. At yun yung naging trade-off kasi kailangan din nila talaga naman ng flicker. Pero kasi pag kay Chuckno, pag si Chuckno nang karap, ibang usapan eh. The Chuck Mamba is called the Chuck Mamba dahil sa kanyang mga clutch na initiations. Hindi siya tinatawag na Chuck Mamba dahil wala lang. Tinatawag siya Chuck Mamba because of the clutch. The clutch. Kapag tinawag mo si Chuck Mamba at tumapon na ng buzzer beater yan, alam mo na. Iba. Legendary Chuck Mamba. Chuck Mamba. And dito po, dito ko gusto i-emphasize, Wolf, yung sinabi mo, specialist. Mm-hmm. And ito yung rason kung ba't siya tinawag na specialist ni Wolf. Yeah. Kasi most of the tanks na will not play the Kufra unless sobrang perfect ng laban. Can argue, hindi pa nga ganun ka-perfect yung isang Kufra para kay Chuckno. Pero kasi pinick yung Kufra bago mag-pick ng Lapu-Lapu. In fact, yung Blacklist International, they're so confident na almost instant yung pag-pick nila doon kay Lapu-Lapu. Siya lang din talaga yung pwedeng mapigilan ng isang Kufra. Pero sabi ni Chuckno, hindi kasi yan sa kontra. Hindi yan bouncing. Hindi lang bouncing ball ang skill ng isang Kufra. Mm-hmm. Meron pa yung ultimate at andito na ang ultimate zoning factor. Eson umiikot-ikot, gumugulong-gulong. Lahat iniiwasan niya para napanood sa pelikula to eh. The defense coming out from Blacklist International. Si Edward Nagabol kay Eto Max might be able to kill him pero kulang.
Naku po, si Renjo doon sa may backlines. Kaya lang ang mabibigyan ng side ng Blacklist International. And all of a sudden, ang Blacklist International nakakuha ng isang kill. Pero sabi ng Execration, okay lang kasi nakapush naman tayo ng dalawang inhibitors. Mm-hmm. And great utilization ng mga ng Lord doon for the side of Execration. And kung papansin mo, we are in the 22 minutes of the game. So that means na-adjust na ang respawn timers. Ito na yung panahon na pwede tayong umabot hanggang 100 second respawn timer. So kailangan na mag-ingat ang mga teams ngayon if ever gusto nila maging aggressive. Like it's CC Eson nga lang. Ito yung mga simpleng Tyrant's Revenge, which is the first skill of Chakto. Ang taas agad ng impact. Without Purify whatsoever mula sa Blacklist International, di ko alam kung naka-top boots pa sila eh. Nagiging impactful din talaga itong si Chakto. Tignan mo, tinatapangan ngayon ng Blacklist. Sila ang humaharap. Sila ang nagpo-force back sa Execration na bumalik ng base. Which is weird para sa akin kasi sila ang nawalan dito ng dalawang inner turret. Do take note, 22 minutes in, nagiging factor na yung death timers. Kaya lang naman din sobra guys from Blacklist International kasi alam nila na wala pa si Renjo. So, what they need is to take advantage of this. Kailangan bago bumangon si Renjo sa base, nakatulak na yung mga waves. Kasi napakadaling i-flow ng waves kapag ikaw ay Benedetta. That's going to be the Blood Wings para kay Oheb dagdag potential in terms of tankiness. Ayun, naka-top boots naman ng mga members ng Blacklist. Alam nila na ito talaga yung tatapos sa kanila eh. Kasi usually, ang sinasabi, warrior boots na pag sa late game. Pero for this certain game, alam nila na medyo controlled na yung damage output ni Renjo at ni KillVJ. At ang pinaka-final boss is going to be Eve and Farsa. And si Chakto yung nagiging gatekeeper ng lahat dito para sa side ng Execration. Siya talaga yung ano eh, siya yung anchor ng team eh. I would agree. Kumbaga kapag mawawala na yung team sa daan, si Chakno yung talagang, teka lang, dito lang tayo guys, ako bahala muna. Doon sa, ano, kumbaga doon sa anak, itabi mo, ako na, siya yun eh. Siya yung ako na. siya yung ako na. Sabi niya, eto Max, Renjo, Kelra, KillVJ, itabi nyo na. Ako na. Ako na. Yun, anong nangyayari? Blacklist, na pwersa silang dumipensa. And Execration naka-set up na doon sa my Lord area. At ikot ang Blacklist, sasabihin nila dito na ayaw talaga nila ibigay ito ng basta-basta. And this is going to be important para sa side ng Blacklist na makuha to. Kasi nga, kapag nakalapit yung Lord na yan, pwede na mag-turret lock, base turret lock, yung Execration. And that could lead them to get the win. Oh, tingnan mo yun, no? Si Renzo, kinailangang itulak yung bottom lane. So, nakakakuha ng konting heads up yung Blacklist International. Kaso, masyado ng late. Kailangan nilang sagutin na ngayon si Renzo. And kung napapasin yun, si Chakno, pumapasok lang talaga. And Chakno, tinitikilan niya yung mga TP. We'll just get away. And right now, kung papansin mo si Renzo, nandun sa may baba, talagang tinulak niya. Edward is out of commission para sa fight na to. And Immortality is up. Oheb going in. Order Brilliance. Ang daming bilog. Meron pang square. And Wise, next target. And this could be it, Wolf. Nakita mo yung damage output ni Etomax. Hindi mo na pwedeng indahin. And even Wise with all of the defensive items, natunaw lang din. Tapos na-control siya ni Renjo. Combination ni Renjo, pati na rin yung damage output ng Execration. Allowed for Wise to be taken out. At yung ginawa nila doon, divide and conquer. Movement ni Renjo doon sa bottom lane para mapwersa magbuwag-buwag yung mga members ng Blacklist International. And all of a sudden, na-isolate si Eson. At napareact si Ohem, napareact si Wise. And Execration are now winning when it comes to the macro. Ang ganda ng pinapakita nilang drafting. And this is something na tumalo sa kanila. And Execration, ni-utilize nila tong strategy na to para bigyan sila ng panalo. My God. This winning moment is brought to you by Head and Shoulders.